guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. And yes, super excited akong gawin tong video na to, guys. Dahil, yes, first 1,000 subscribers na tayo, guys, dito sa ating YouTube channel ni Shay Jello, guys. Super duper happy and thankful talaga ako sa inyo. Dahil dyan, let's go and celebrate with my basic meal na prinipare ko today, guys. Share ko sa inyo kung ano itong prinipare ko, paano ko prinipare. Plus, mag-share ako sa inyo ng mga basic tips na pwede nyong gawin kung nagsisimula ka pa kay low carb. So, let's go, pag-usapan na natin. Our meal of the day, guys, meron tayong basic na meat, yung pork chop, guys, eto, and then meron tayong cabbage, and meron din tayong eggs. Inspired doon sa pinakaunang basic meals ko, or basic na plato ko, nung nagsisimula ako kay low carb. So, eto yung prepare ko. So, ikwento ko sa inyo, guys, so, syempre, yung eggs dito, kahit anong klase naman ng eggs ay pwede. So, binoil ko lang yung eggs natin dito, tapos nilagyan ko lang yan ng salt and pepper. And eto rin ating cabbage dito, guys, ay binoil ko lang din. So, dali-dali lang, diba? Iboboil nyo lang. Tapos, eto naman ating pork chop, guys, ay kinulo ko siya hanggang sa maluto siya sa sarili niyang mantika. So, diba? Napaka-basic niya, guys. And then, dinagdagan ko lang din ng salt and ng pepper. So, sobrang sarap niya, guys, diba? So, tara! Kainin na natin to, guys. Habang chinichika ko sa inyo yung mga basic tips na pwede mong gawin kung nagsisimula ka pa lang kay low carb. Ganda nga rin pala ako, guys, ng ating black coffee. So, yung water ko nandito lang sa side ng aking table, guys. So, sana nakikita nyo akong mabuti habang kumakain tayo ngayon. So, yun na nga. Meron lang akong at least 3 tips sa inyo, guys, as a beginner kay low carb. Pero gagawin natin yung pag-usapan. Habang kumakain ako dito, guys, pakita ko sa inyo ang ating meal, kung paano natin ine-enjoy, mga beshi. Tapos, eto nga pala, guys, ang aking sawsawan. Ayan, iwas tayo sa mga soya, katulad ng soy sauce. So, ayan, nagsusuka lang ako, mga guys. Ayan. So, ayan, guys, basic kwentuhan lang for today's video dahil enjoy natin to, yung milestone natin na nangyari recently. But anyway, bago natin pag-usapan yan, let's go muna sa ating basic tips. So, number one is to focus lang sa basic meals na meron tayo. Katulad nito, yung plato na meron tayo, guys, ay meron tayong green leafy vegetables, may meat, and meron din tayong eggs. Pwede rin kayong mag-seafoods, guys. So, basically, pagdating kay low carb, guys, iwas kayo sa mga fast food, iwas kayo sa mga matatamis, yung mga inflammatory ingredients, katulad ng mga junk foods din, ganyan. Or other pang na mga inflammatory ingredients, yung mga hindi nakakabuti sa katawan natin na mga pagkain, ganon, iiwas tayo doon. And magpo-focus lang tayo dito sa mga basic na to. So, tip number one is to focus on basics, guys. Huwag nyo na munang gayahin yung mga dati-dati nang gumagawa ng low carb meal na talagang alam nyo yon, ang dami na nilang mga recipes na alam, ang dami na nilang mga recipes na nagagawa. So, huwag nyo muna i-pressure yung sarili nyo. So, focus lang tayo sa basic. Pinakauna na kailangan nyo lang iwasan is talagang yung mga fast food, mga sweets, mga iba't ibang soft drinks, juices. Focus tayo sa water, sa apple cider vinegar, sa green tea, sa, and then sa black coffee, and syempre, napaka-importante din ng ating water. For tip number 2, guys, is to make sure to eat when you're hungry and stop when you're full. So, yes, bawal pong magpagutom pagdating sa lifestyle na ito, lalo na kay low carb, guys. Kasi we are aiming for healthy way of a lifestyle and hindi para magkasakit tayo. So, kakain tayo basta low carb meal kapag gutom, and then kapag nabusog na tayo, edi stop na tayo kumain. So, katulad nito, guys, sobrang enjoy na enjoy ako kapag mostly low carb meal talaga yung kinakain ko kasi napakadaming energy ko, feeling ko, pagkatapos nito. Yung feeling ko na napakadaming energy, guys, parang ang dami ko pang pwedeng magawa sa buong araw ko. And alam niyo naman na napaka-busy kong tao
Kaya, ayun, sobrang kailangan ko talaga ng healthy lifestyle. Katulad nito, napaggawa kay low carb. So, guys, may mga tao na sinasabi, for you to lose weight, para ikaw magbago ka ng lifestyle mo, is for you to kumain ng onte. Pero hindi, guys, na-try ko na yan before, pero mas naging hindi maganda yung takbo ng metabolism ko. So, hindi lang ako mas lumaki ng lumaki, kundi mas dumami pa yung sama ng pakiramdam ko na nangyari sa akin. Kaya, yun. So, enjoy nyo lang yung food na kinakain nyo, guys. Basta, tama naman yung choices na food na ginagawa natin. So, kain lang kapag gutom. Basta low carb, bag busog na din. Stop na tayo. So, eto na, guys. Naubos ko na yung isang egg. Nakakagat na rin ako nung ano. Nakakagat na rin ako nung pork chop natin dito. Wait lang. Try natin kumain ng pork chop ulit. Bago tayo magpunta sa tip number 3. O, diba? So, ano ba yung mga favorite nyo na inuulam sa bahay na mga meat or mga seafoods? Comment nyo yan down below. Kasi mostly naman ng pagkain natin kay low carb, guys, is low carb talaga. Kaya lang, nakasanayan natin. Nahaluan sila ng mga high carb food. Kaya, ganun. Nagiging hindi maganda yung effect sa katawan natin. Ang harap. Sobrang ma-enjoy mo yung meal nyo, guys, kapag naka-low carb lang. Katulad nito, simpleng salt and pepper lang. Pero grabe, damang-dama mo yung lasa, yung sarap ng pagkain nyo talaga. Ano diba? Kinakamay ko na talaga. Coffee. Okay, guys. So, let's go to tip number 3. Tip number 3, guys, is to make sure na huwag tayo mag-compare sa timbangan, kundi sa sinusuot nating damit at sa mga nararamdaman natin. So, yung mga beginners sa low carb, guys, mostly, hala, mayat maya silang tumitingin sa timbangan. And, kwento lang, guys, ako din ganun ako dati. Kasi, hala, bakit ganun? Parang, pag tumaas lang ako ng kahit na 1 point na, kunwari, yung kilo, tinitingnan ko, sobrang nalulungkot na ako. And it's another source of stress, guys, kapag ganun yung ginawa nyo. So, kung health ang goal ninyo when it comes to low carb, guys, mag-focus kayo sa mga, ano ba yung pagbabago na nangyayari sa inyo habang ginagawa nyo yung klase ng lifestyle. So, kung dati ba masakit yung ulo mo, tapos nung nag-low carb ka is nabawasan. Kung dati ba laging sumasakit yung mga katawan mo, sumasakit yung chan mo, or kung ano-ano pang mga nangyari sa'yo dati, pero mas nababawasan nung nag-low carb ka, pwede nyo i-note yun, and isa yon sa mga wins ninyo na pwede nyo i-celebrate pagdating kay low carb, guys. So, mas magpo-focus kayo sa ganun kaysa sa yung water weight na nakikita natin sa timbangan. And isa pa, guys, dati akala ko talaga walang nangyayari when it comes paggawa ko kay low carb, kasi 'di ba? Pero nung nilabas ko yung maliliit na damit ko, na akala ko hindi na magkakasya sa akin, nagulat talaga ako. Nagulat ako, guys, kasi nagkasya na siya. So hindi niyo mapapansin while you are enjoying your basic meal habang in-enjoy niyo lang yung proseso, kahit na minsan nadadapa kayo. Magugulat ka na lang, may bonus tayo na weight loss na kasama. So, okay lang yan, guys. Kailangan tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa natin and focus tayo doon sa health instead doon sa weight loss. Enjoyin ko lang yung meal, guys, ha. Ayan. So, ito siya. Sinasawsaw ko lang dito sa suka, guys, yung ano. Ginagawa ko lang pala yung ano, guys. Ginagawa ko lang pala yung suka. Ginagawa lang namin yung suka. Ayan. May timpla lang siya na bawang, paminta, ganun. Tapos binababad lang namin siya. Ang sarap. Ayun.
after ng coffee, more water naman tayo. Huwag niyong kakalimutan yung water, guys. Anyway, guys, first meal ko nga pala to. Sarap. Ayan, naubos ko yung dalawang eggs, guys. And isang pork chop na lang natira. May konti pa akong vegetable. Medyo busog na ako, mga beshi. So, hindi ko na siya pipiliting ubusin kasi stop na nga tayo kapag busog na tayo. So, diba? So, ayan, pwede ko siyang balikan mamaya kapag nagutom ako ulit. Pero grabe, sobrang sarap talaga ng meal natin today. So, ayan, sobrang nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. So, those are the basic tips na pwede niyong gawin as a beginner kay low carb, guys. And lastly, I just want to say na habang ginagawa niyo yung mga steps na yon, I wish na ituloy-tuloy niyo lang kahit ano yung mga struggles na pagdadaanan ninyo. Tuloy-tuloy niyo lang and make sure na matututo kayo sa mga pagkakamali na magagawa natin dito sa lifestyle na to. Guys, hindi natin siya mapaperfect sa days, sa weeks, and sa ilang months lang. Pero kung tutuloy lang kayo, for sure, may pupuntahan yung journey ninyo. So, I hope na may natutunan na naman kayo today, guys. Again, I want to thank everyone na sumuporta since day one na sinimulan natin si Shay Jella, guys. And right now, ayan, ganyan na tayo karami. Currently filming, guys, ng 1,012 subscribers na tayo. Sana patuloy nyo pa rin na suportahan ng ating channel, guys. Kasi si SJ nyo ay hindi pa rin mapapagod na magbigay ng tips at magpaalala sa inyo na mga dapat gawin when it comes to our lifestyle. So, I hope everything is okay, guys. I will see you on my next vlog and always make sure to keep going. See you next time, guys! Ubusin ko lang yung black coffee ko. Bye-bye!